ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit ang ilang saduseo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus, "Guro, isinulat ni Moises para sa amin kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila. Kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda at pagkatapos ay ang pangatlo naman. Pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila. At sa bandang huli, namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya." Sinagot sila ni Jesus, "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kabilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos. Matapos silang ibangon, tiyak na may pagkabuhay ng mga patay. Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong ng tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, at Diyos ni Jacob ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat." Nagsalita ang ilang guro ng batas, "Guro, talagang ang tama ang iyong sinabi. Mula nooy wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang nagsasagawa sa kalooban ng aking Ama sa Langit, ang aking Ina. Ang talatang ito ay hango sa Ebanghelyo para talaga sa kapistahan ng pagtatalaga kay Maria na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Sa unang dinig, mukhang binabaliwala dito ng Diyos ang relasyon niya kay Maria bilang kanyang ina. Pero kung uunawaing mabuti, lalabas na ang totoo, hindi lang ina ni Jesus si Maria sa dahilang siya ay naglihi at nagsilang kay Jesus, kundi higit sa lahat, tunay ang ina ni Jesus sa mas mahalagang kadahilanan, ang pagtupad niya sa kalooban ng Diyos. Si Maria ang unang tumanggap ng mabuting balita na si Jesus ng buong kababaang loob na sumang-ayon siya sa plano ng Diyos na ipinahayag sa kanya ng anghel. Si Maria din ang unang naghatid ng mabuting balita sa mundo at sa mga tao nang isilang niya si Jesus na anak ng Diyos. Pagsasagawa. Ayon sa tinatawag na Proto-Evangelium ni Jaime, itinalaga si Maria sa Diyos noong 3 gulang pa lamang siya bilang pagtupad sa pangako sa Diyos ng kanyang inang si Ana noong wala pa siyang anak. Ang pagtatalagang iyon ang nagbigay daan upang kahit sa kanyang kabataan ay nabuhay na nang banal si Maria. Sa binyag, itinalaga rin tayo sa Diyos ng ating mga magulang. Paano natin isinasabuhay ang pagtatalagang iyon?